Ngayong araw na nga, Biyero, sisimulan ang paggawa ng pinapangarap kong food cart. Bali, nandirito pala kami ngayon sa may tumawi ni Isabela para bumili ng mga materyales. Isang buwan na nga mahigit nang magsimula kaming magtinda. At kahit papaano, may bumabalik naman na kita. Pero grabe, sobrang hirap mag-set up. Lalong-lalo na, table lang ang gamit namin at may isang payong. At kapag umulan pa ng malakas, basang-basa ang mga gamit. Kaya nga, nang napanood ko yung video ni Ako Simon, grabe, sobra akong na-inspired. Kaya naisipan ko na nga rin magpagawa ng mini food trailer. At ayun na nga, nandito kami ni Kuya Ray sa tumuwi ni Isabela para kumuha ng mga materyales. Kaya nga pala kami dito kumuha, sabi niya sa akin, mapapamura daw kasi kami dito. Bali, si Kuya Ray nga pala yung pinili kong gagawa ng food trailer dahil marami na nga rin siyang nagawang center car. Bali, itong ang aking mini food trailer ang una niyang gagawin. Kaya nga pala naisipan ko din mag food trailer na lang, eh napaka-convenient kasi. Isa rin pala sa mga dahilan kung bakit naisipan ko mang food trailer dahil sa mga food truck na tulad nito. Pero itong aking ipapagawa, mini food trailer lang, kaya sakto lang ang kalakihan. Bali, magiging 4x8x7 nga lang pala ang magiging size itong aking mini food trailer. At tuwing gagamitin, hihilain ko na lang gamit itong aking sasakyan. Bali, bumili pala kami ni Kuya Ray ng 9 pieces ng steel sheet na 1.2mm. Para naman sa flooring nito, bumili kami ng isang piraso na 1.5mm. Kumuha din pala kami ng tatlong tubular na 2x2 at 10 tubular na 1x2. At nagdagdag pa nga kami ng 4 na piraso ng tubular 2x2, 1.5mm. Para sa mga katulad ko nga na nagsisimula palang magnegosyo, medyo mabigat na nga ang aking nagastos. Kaya nga sa mga may balak ting magpagawa nito, tignan nyo na lang itong slip para may idea din kayo kung magkano yung gagastos ninyo. Matapos kong ang bayaran itong aking mga napamili, dumaan pala muna kami dito sa may sikat na pansiterya sa tumuwi ni Isabela. Siyempre, hindi talaga nawawala ang pansit kapag lumalabas tayo. Bali, abangan nyo na lang pala ang pag-vlog namin dito sa pansiteryang ito. Pagka-uwi nga namin galing tumuwi ni, dumiretso ulit ako papuntang Kabagan. Nagpakarwash pala muna ako dito kina Boss JD. Nasa harapan lang ito ng Mariloy's Pansiterya. At kumain ako ulit dito sa may Chowteng. Kung hindi nyo pa nasusubukan dito, Biheros, promise, panalo yung mga pagkain nila dito. So, paano ba yan mga Bihero? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo. Sana masuportahan nyo ako sa aking pagpapatayo ng aking munting negosyo.